public. Is this public? Hello. Paramihin ko lang po yung viewers. Pasensya na po kayo kasi ganito yung boses ko. Gaya nga akong trabaho, sobrang taas ng energy ko from doon. Pero ang totoo, I'm into a full-blown depression right now. Hindi po, biro. Hindi sa nagpapaawa ko, but gusto ko lang pong sabihin na kung meron mang depressed dyan, ako po yung totoong depressed. Ayan po lahat ng gamot ko. Kahit i-search nyo pa po, antidepressant and everything. This is against my family na magsalita ako. Kasi sinabi naman nila sa akin at alam ko rin sarili ko na hindi ko kailangan mag-explain sa kahit kanino. But, sobrang sakit na maalala mo yung dating nangyari sa'yo. At alam ko, hindi ko po kinakampihan si John dito. Aamin ko po sa inyo na hindi na po kami okay ni John simula nung lumabas yung balita na nagkita sila. Ngayong kasal na kami. Sino pong babae ang makakatanggap ng ganun? Ayoko po sanang umiyak kasi. Pero hindi ko po nakakayan. Pasensya na kayo. Sinong babae ang asawa na hindi masasaktan na malalaman mo na nag-meet kayo nung babaeng pinag-awayan nyo noon? Hindi nyo pinag-awayan eh. Actually, kabet, na, which is third party, na hindi niya sinasabing hindi siya kabet. Masyado pong nababoy ako. Sabi, galit ako kay John. Galit po ako sa asawa ko. Hindi na po kami okay. Masyado akong nababoy ng asawa ko, pero ang lumalabas ngayon, sa asawa ko lang nababoy sa akin. Hindi. Dalawa kayong nababoy sa akin. Dalawa kayo. Sinong maniniwala sa'yo na nananahimik ka ng 3 years? Alam ng lahat ng tao, alam ng lahat ng buong mundo na nakafollow sa atin sa Facebook na hindi ka nanahimik. Sa buong 3 taon, laging laman ng wall mo, puro bash sa'kin, puro bash sa'kin, puro parinig. Kahit i-check nyo yung wall ko, wala po akong sinasabi na masama or negative dahil positive lang ang gusto ko. Kapag po merong nagko-comment ng pangalan niya sa wall ko or masamang sinasabi, alam niyo po ginagawa ko. Dinidelete ko po kasi ayoko matikit ang pangalan ko sa kanya. Doon sa babaeng yun, ayong na ayaw ko po. Which is siya, gustong gusto niya dahil lagi niya akong pinapabash sa wall niya. Ngayon lang po ako hindi nakapagbura kagabi dahil sobrang dami na. Hindi ko na po nakayanan at nag-chill po ako kasi may talagang meron po akong anxiety, depression. Simula lang na trauma po ako nung nahuli ko sila ng 2016. Una po sa lahat, maniniwala po ba kayo na merong isang babae na maniniwala na merong social media relationship chorba sinasabi mo? Eh, lahat ng tao po alam na mag-boyfriend kami. Sinabi mo na rin na napasok ka sa social media. Nagtitrending kami. Imposibleng hindi alam ng buong mundo or kahit di buong mundo, ng madami, lalo naman kabataan, na mag-boyfriend kami. Magkasama po kami sa bahay. Hindi po pwedeng fake yun. Kung pwedeng may fake na love team, halimbawa po, magbabanggit ako ng love team. Oh, sabihin na natin, sila Maine and Alden, love team sila. Magkasama po ba sila sa bahay? Hindi. Kami, magkasama kami sa bahay kasi totoong mag-boyfriend kami. Kahit ikaw ang babae, inuuto ka ng lalaki na alam mong may girlfriend, the which is sinasabi mong hindi mo alam na may girlfriend, sinong maniniwala sa'yo? Kasi, ito yung totoo. Ako ang hindi lumalaban sa'yo dahil alam kong masama kang babae. Kahit kailan na pinabash mo ako, wala kang narinig sa akin. Eto, siniraan ako, hindi ko alam kung totoong sinabi to ni John kasi hindi to totoo. Eto ang totoo. Hindi ko po binubugbog si John.
hindi ko po sinasaktan si John. Sinaktan ko siya dahil ganito po yan, ha? Sasabihin ko sa inyo kung bakit ko siya sinaktan. Kanina, ayoko pong makipag-away. Hindi po ako nakikipag-away. Pasensya na po kayo, nadadala ako ng emosyon ko. Masyado po akong nababoy. Masyado po akong kinuladkad. Parang bang goal ng isang tao, nasaktan ako, nasaktan, hanggang sa mamatay ako. Yan ang gusto mong gawin sa akin. Saktan ako ng saktan sa lahat ng pang-aasar mo sa Facebook, kahit hindi mo nilalagay ang pangalan ko. Lahat ng comments doon, lahat binababoy niyo ko, which is ako ang agrabyado dito. Ikaw ang may kasalanan sa akin, kayong dalawa. Wala akong ginante sa inyo, wala. Kahit kailan hindi kita pinost, kahit ito ang totoo. Sinama ako ni John, hindi po ako mahilig gumimik, hindi niyo po akong makikita sa bar. Sinama niya ako. Tapos, eto na. Pinakilala ngayon sa akin, eto nga, si babae. Kilala niyo po ako na friendly ako. Kahit hindi niyo ako kilala, sinasabi ko po sa inyo na friendly ako. Na kahit kanino niyo ako iharap, kaya ko po makimingle. Nakaka-appreciate po ako ng mga babae. Kahit po, alam niyo po yun, sinabi, pinakilala. John, ano, girlfriend ko, si Jelay. Si siya, ayoko pong banggitin yung pangalan niya kasi ayoko nga pong madikit ng name niya, pasensya na po kayo, pero siya, pinakilala, girlfriend ko. So, sobrang bait ko sa kanya. Hinawakan ko pa yung dede niya. Sabi ko, ay, ang laki, sabi ko. Kasi parang gusto ko rin magpagawa. Kasi hindi masyado yung sa akin, tama lang, pero ayokong ganyang kalaki. Nagkwento pa siya sa akin kung saan siya nagpa-opera, this and that. Meron pa nga siyang, ayoko nang sabihin out na to eh, meron kaming mutual friend na sinabi niya, na which is may pinagkwentuhan kami, na kaibigan niya yon. Sinabi niya sa akin na nagda-drugs. So, hindi ko na out na ako doon, pero hindi ko yung nilabas kahit galit ako sa kanya, kahit nagalit ako sa kanya na may binwatch sa akin. So ito na nga, hindi po ako mahilig uminom. Nagkausap kami, dalkwentuhan kami, sinabi ko pa sa kanya, gusto daw niya mag-FHM. Sabi ko, oy, sige, tulungan kita. Ganyan ako kabait sa kanya. Nakikipagkwentuhan ako, nakikipagkaibigan po ako, hanggang sa pinapainom niya ako ng pinapainom. Umiinom ako. Nakailang shot lang ako, nalasing ako. Kasi hindi nga po ako sanay uminom. Yung vape mo, pinavape mo yan sa akin. Inubo-ubo ako. Nagalit si John, nag-away kami kasi lasing ako. Bakit ka nalasing? Which is hindi ko alam kung ano yun yung totoo sa kinukwento nyo. Or dahil nagsiselo siya sa sinasabi mo kanina. Nagalit siya dahil nalasing ako. Nag-away kami. Which is kung iisipin mo, ikaw yung nagpainom sa akin, yung nagpainom. At pag uwi ng bahay, umuwi na kami ng bahay. Pag uwi ng bahay, nakita ko paggising ko ng umaga. Na which is ang bait-bait ko sa'yo nung gabi, nakita ko yung sinend mo sa asawa ko na nagpipinger ka na video na sobrang laswa. Kahit kailan hindi ko yun nilabas, kahit maraming lumabas na sinasabing yun daw yung sinend mo kay John, hindi ko yun nilabas. Dahil babae din ako kahit binapoy niyo ako. Nasa akin yung video hanggang ngayon. Tapos sasabihin mo, siya yung habol ng habol sa'yo. Hindi ko po pinagtatanggol si John. Uulitin ko lang, masyado lang po ako nasaktan dahil ang puro na diin po ay hindi ako minahal ni John. Siya ang mahal. Pero wala na po akong pakialam doon dahil hindi na po kami okay ng asawa ko simula nung nalaman ko na nagkita sila. Hindi po kami hiwalay ni John. Nagpapaalam siya sa akin na pumupunta siya dito, pumupunta siya doon. Kaya ako po siya nasaktan dahil nakita ko po yung babaeng, ang bait-bait ko kagabi dun sa babae, nakita ko magsisend ng video sa kanya na ganun. Gusto niyo po makita? Hindi ko po ipapakita sa inyo pero picture lang at boses niya kung gaano siya kababoy. Kung paano niya sinasabing hindi niya inakit si John. Akin na, ang tagal ko po itong tinago. Kahit pinupush niya ako, ayan po ang picture. Tattoo niya po yan. Ayan po ang mukha niya. Hindi ko po ipe-play dahil... Sorry. Makeup room. Sorry. Hindi ko po ipe-play dahil nakaka-ano rin po para sa babae. Para sa babae na
Naipakita ko yan. Ayan po siya, mukha niya yan. Ayan, yung puwet niya na pinagkakatuwaran niya. Ipaparinig ko na lang po sa inyo. Paparinig ko sa inyo, yan po yung nakita ko from gabi na nagkakilala kami, na ang bait-bait ko sa kanya, bumeso pa ako. Yun pala, ginagago niyo ako. Anong gagawin mo pag nahuli mo yan sa nasinisim ng babaeng pinakasama mo kagabi? Hindi mo ba magugulpe? Hindi mo ba masasaktan yung boyfriend mo? Yung kalibin mo, hindi mo ba masasaktan? Huwag niyong sabihin na nagbubugbog ako. Kasi kayo, kung kayo ay nasa kalagayan ko, pinakilala ka ng boyfriend mo, si Jelay, girlfriend ko. Ito si ano, oh. Tapos girlfriend ko, tapos pinakisamang kita ng maayos. Pagising ko ng umaga, may sinisint kang ganito sa kay John, sa asawa ko. Ay, hindi ko po ipapanood sa inyo kasi babae rin po ako. Alam ko pong nakakahiya yan, pero pinakita ko na po sa inyo na siya yon. Lakasan mo. Ba't ang hina? Narinig niyo po ba or hindi? Kasi sobrang lakas po ng ungol niya. Yung video na po yan, 3 minuto na nagpipinger siya. Kaya galit na galit ka kanina. Sabi mo, titingnan mo pa yung CCTV sa magpakailanman kasi ang pinalabas sa magpakailanman. Kaya kami naghiwalay dahil sinasayawan mo siya. Magpasalamat ka sa magpakailanman kasi hindi pwedeng ipalabas sa TV ang nagpipinger ka na sinet mo sa asawa kong hubad-hubad ka na para kang baboy na 3 minuto kang oh shit, ungol ka ng ungol. Hindi mo boyfriend yun. Pinakilala ka kagabi sa akin, girlfriend ko. At sino pang maniniwalang tangang babae na hindi kami mag-boyfriend para lang sa pera? Ito, i-clear ko po sa inyo. 2016 na sinasabi niya, wala pong ako, wala kaming kinikita kahit hanggang ngayon. YouTube lang po ang may bayad. Na alam niyo pong lahat na hindi kami masyadong nag-YouTube kasi busy na po kami sa show naming dalawa as Jolay, sa tapings and everything. Madalang po kami mag-YouTube. Madalang po kami mag-YouTube. Ibig sabihin, madalang po kami makakuha ng pera sa YouTube. Yung sinasabi po nila na nabubuhay kami dahil sa... Example po ha, yung video namin na nagbaviral na sinabi kong maliit yung titi niya. Sa Facebook lang po namin yung ina-upload. Sino pong magbabayad sa amin? Paano po kami kikita doon? Yung sumasayaw po ako ng boom-boom. Sinong magbabayad sa akin? Wala po. Pampasaya lang po yun sa inyo. Gusto ko lang makilala ko na kung ano ako, masiyahin kaming dalawang mag-asawa. Ganun kami. Wala pong bayad yun. San ka nakakita ikaw? Nagtutwerk ka, naguhubad ka. Binayaran ka ba ng Facebook? Siguro po sa page meron na ngayong bayad, pero hindi naman po kami naglalabas ng video sa page. Ang lagi ko pong ginagamit ay ito pong account ko pag nag-upload ng video. So hindi po totoo na may bayad yon or nabubuhay kami dahil sa bayad. Hindi po ako tanga para makisama sa isang lalaki na para lang sa bayad, dahil una pa lang po, bago pa si John, nag-aartista na po ako. Hindi lang natuloy dahil ayaw ni John ng may love team, blah blah, ganyan. Yan po ang totoo. At yung sinasabi na kondo, hindi po ako naniniwala sa'yo. Hindi ko nakakausap ang asawa ko, pero hindi ako naniniwala sa'yo na pumunta ka sa kondo, sinungaling ka. Hindi, pasensya na po kayo ha. Hindi po ako laging nagagalit, pero ngayon po, baboy na baboy ako. Masyado akong kinaladkad. Hindi ko po alam kung bakit ako yung walang ginawang masama. Ako yung biktima dito. Bakit ako yung binabash nyo? Arbrisi, anong gusto nyo? Bakit ako binabas nyo? Di ba dapat si John? Kasi si John yung may kasalanan na sinasabi mo sa'yo. Yung asawa ko yung ibas nyo. Bakit nyo ako laging goal nyo sa buhay? Nasaktan ako, pabagsakin ako, inaano kita. Dahil ba ako yung pinili? Dahil ba kahit naghubad-hubad ka na kung ano-anong ginawa mo, hindi ka pinili? Hindi ka... Alam mo ang babae, ramdam niya kung kabit siya o hindi.
Ramdam mo yun. Sinasadya mong agawin. Magsisend ka ng ganyan. Eh di sana kung naniniwala ka sa kanya na para sa social media lang yung relationship namin nung nag-usap tayo, sana sinabi mo. Or nung sinasabi sa'yo ni John na babalikan kita, babalikan ka kung totoong sinasabi ni John yan, na babalikan kita, antayin mo ko 1 month, dapat kinausap mo ko. Totoo ba na para sa karir niyo lang yan or whatever? Wala pong kahit ano si John na artista or what. Ako po ang nagsisimulang nagpaangat kay John. 2016, wala po kaming kahit ano na para pag-ingatan na sinasabi ni John. Wala. Wala pa rin XB noon na umusbong. Wala po. Hindi po yun para sa ano lang. Alam na alam niyo pong lahat na totoong magka-relasyon po kami. Hindi po ako tanga na para sa pera lang. Isa pa. Yun po yung kinakagalit ko. Bakit po ako binabash ng mga RBC? Papost yung page ko na as in, gagawa pa sila ng mga fake convo na sasabihin na pokpok ako. Hindi po ako pokpok. Bakit po? Para po makaganti kayo? Dahil sinasabihan ng mga tao na pokpok siya, nakabit siya. Hindi niyo po kailangan gawin yun. Kung gusto niyo pong magalit, kay John kayo magalit, huwag sa akin. Kasi wala akong ginawa sa inyong masama. Kahit ilang beses mo akong ginagago sa Facebook, ngayon, naiintindihan ko na kung bakit galit ka sa akin at lagi mo kaming binabash sa Facebook. Bakit gustong-gusto mo? Kasi inggit na inggit ka pala kasi inaantay mong maghiwalay kami. Lumabas na sa bibig mo. Hindi ka kabit, pero wala kang tinapakang pagkatao, pero nag-aantay ka, nagpipray ka na maghiwalay yung isang relasyon. Babae ka, dapat ang ginawa mo, kinausap mo ko. Isa pa, napakabigat, inuulit ko po ulit, hindi ko kinakampihan ang asawa ko. Napakabigat ng paratang mo na sinasabi mong hinawakan yung kepyas mo. Sorry for the word. Nalasing na lasing ka kasi nakita ko lahat ng pictures niyo nun, nakapatong ka sa iba't ibang lalaki. Hindi po ako naniniwala dun. Hindi po pwedeng hinawakan yung pekpek mo. Kasi po ako, halimbawa po, nalasing ako. Or ikaw, babae ka, nalasing ka. Katulad po na sinasabi niya, nalasing ako. At itong lalaking nakilala ko, unang-unang day na makilala ko, hinawakan mo yung puki ko. Tapos, lasing ka. Pero naaalala mo na hinahawakan ka niya. Bukas na bukas, ipapakulong kita. Aawayin kita. Bakit mo ko hinahawakan ng ganyan sa masiselang parte ng katawan ko? Bakit? Ipapakulong kita! Hindi! Ang ginawa mo, minahal mo! Minahal mo! Sinisendan mo ng mga ganyang video. Kaya ko po nasaktan si John dahil nahuli ko yon. At dun pong pagkakataon na yun, pinalayas ko po talaga si John. Kayo po mga babae, naiintindihan niyo po ako, makakita ka ng ganun, anong gagawin mo pagkatapos mong pakasamahan yung babae? Galit ka pa kanina kasi hindi sa magpakailanman ang pinalabas, kaya kami naghiwalay dahil nag-send ka ng video na sumasayaw ka sa club. Hindi pwedeng ipalabas na yung nagpipinger ka at umuungol ka ng para kang asong ulol na baboy. Sorry sa pagmura ko. Hindi yun pwedeng ipalabas sa TV. Okay? Wag yung, hindi naman kasi ako naniniwala na ang gumaboy sa akin is siya lang. Dalawa kayo, ginusto mo yan. Nag-aantay ka ngang maghiwalay kami, di ba? Isa pa, nung sinabi mo na word na sinabi ko sa'yo, John, may text message ka nilabas. Sinabi ko sa'yo, John, mahirap to sa umpisa, pero kakayanin natin. Anong ibig sabihin nun? At ang sinabi sa akin ni John, ikaw ang nag-invite sa kanya na dyan tumira dahil nag-break na kami, which is yun yung inaantay mo dahil nahuli ko yung video na sinisend mo sa kanya. So ngayon, kung ilalabas mo or may maglalabas dyan ng titi ni John, wala po akong pakialam. Wala akong pakialam sa kanya. Ilabas nyo po kung ilabas nyo, pero pinakita ko na po sa inyo. Tapos sasabihin mo na hindi mo inaakit, hindi mo inaano. Putik, ikaw nga babae, hinawakan yung puke mo nang hindi mo kilala, ka muna nakapag-inuman ka lang, tapos na-inlove ka? Oh my gosh! Mai-inlove ka sa babae, sa lalaking gumanon sa'yo? Kasi kung ako'y papakulong ko yun! Hinabol, inantay mo pa! Alam mong nagkakabalikan na kami. Lumalabas na nagkakabalikan kami. Ako,
sobrang sakit noon. Alam niyo po na doon nagsimula yung trauma sa akin dahil hindi naman kami hiwalay ni John. Pero nararamdaman ko na may babae siya. Na yun nga ang babae niyo yun dahil nahuli ko yung video. So hindi kami nag-clear na hiwalay. Pinalayas ko lang siya, galit ako, wala kaming closure na kahit ano. Yun pala, yung paglalayas ko sa kanya na ganun, sorry, yung papalayas ko sa kanya na ganun, is naging wagi si ate mo girl. Kasi sa kanya pumunta. Ang sinabi sa akin ni John nun is, wala ka matirhan. Dito ka na lang sa akin. Kasi total, kayo naman yung nahuli ko eh, di ba? So eto na, yung video, isang patunay na. Dahil nagmamahal po ako ng totoo at hindi ako makapaniwala. Ang ginawa ko po, nag-antay po ako sa labas ng Oblivion. Ibang kotse po ang ginamit ko. Ah, naalala ko pala, hindi si John ang nagbabayad ng kotse at kondo. Yung kondo po na yon ay kondo ng ate ko. May nakatira po doon na family. Bata at ate ko. So, papanong ikaw ang nag-impake ng damit ng asawa ko? Paano ka nakapasok doon? Hindi naman namin yung kondo. Kondo ng ate ko yun. At wala doon ang gamit ni John. Wala yung gamit namin doon. Dahil nakikitulog lang kami doon sa BGC. Iba yung kondo ko noon. Iba. Matagal ng panahon. At isipin mo, yung sinasabi mo na si John ang nagbabayad ng kotse, yung kotse ko po nang luma, anong babayaran noon yung mga panahong yun? At saka bakit siya sa'yo nagpapasundo? Diba? Oh. Kasi nga po, hindi ko pinagtatanggol lang asawa ko. Kiniklear ko dito yung pangalan ko. Bakit isang tawag lang niya sa'yo? Alam mong, nagkakaayos na kami. Isang tawag, nandyan ka, sunod ka. Kung nasaan, nandyan ka. Ang bilis mong puntahan. Ang bilis mong dumating. Kasi ngayon yung inaantay mo. Na maghiwalay kami. Kaya ka pala, naiintindihan ko na kasi dati ang sama-sama ng loob ko kasi ako yung niloko niyong dalawa. Pero bakit ako yung napapahiya lagi sa Facebook? Bakit lagi mong nagpo-post ka ng mga parinig? Bakit lagi kang nagpo-post ng ganito? Tapos nabababoy ako sa wall mo. Never akong gumante kasi alam ko masama kang babae. Hindi ako para makipag-away sa'yo or what? Hindi ko yung ginawa kahit lahat ng pwede kong gawin. Dapat ginawa ko, pero dahil sobrang trauma ko noon, dahil nag-antay ako sa labas nung bar nga na pinagtatrabahuan mo, parang mahuli kayo kahit alam ko na may something sa inyo dahil sa video. Gusto ko pa rin makita ng dalawang mata ko. Ganun ako. Kamahal si John. Pinagbibigyan ko pa ng chance. Ay, baka hindi. Baka ngayon babae lang gusto siyang akitin. Blah, blah, blah. Baka ano lang ito. Ganun. Diba? Inantay ko siya. Alam niyo po kung sinong kasama ko na nagantay. Ibang kotse po yung ginamit ko para hindi nila ako makita. Sakit na sakit po ako nun. Kasi yung pagpapalayas ko po sa asawa ko, naging way. Natuwa siya lalo kasi yun lang naman yung inaantay nila. Na mahuli ko sila eh. Mahuli ko silang dalawa. Eh, hindi ko naman po ako mahilig mag-gal-gal ng cellphone. Hindi ko po alam bakit nung gabi na yun na-meet ko siya, pinakilalang girlfriend, bakit nung kaumagahan parang gusto kong maggalaw ng something. May ganun na nagsasabi sa akin. So ginalaw ko, nakita ko yung video mo. Kaya dalawa kayong baboy din.